Ang mga tahimik na tao ay mahusay pagdating sa pagpaparamdam sa mga tao kung gaano kabigat ang kanilang mga pagkakamali. Kapag may nagkasala sa kanila, ang kanilang mga tahimik na kilos ay hindi nakakabawas sa kanilang kakayahan upang tunay na iparamdam at magilty ang taong gumawa ng mali sa kanila. Narito ang mga paraan kung paano kinokonsensya ng mga tahimik ang mga taong may nagawang masama sa kanila. Number 1, ang bigat ng katahimikan. Ang katahimikan ay may maraming kahulugan. Kapag ang isang tahimik na tao ay tumugon sa maling gawain ng may katahimikan, ito ay lumilikha ng isang bukas na espasyo na nag-aanyaya sa pagmumuni-muni. Ang kawalan ng agarang reaksyon na ito ang nagpipilit sa mga nagkasala na harapin ang kanilang mga aksyon at ang mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Ang mga tao ay nakaprogram na upang humingi ng pag-aproba at koneksyon. Kapag nakatagpo ng katahimikan mula sa isang tahimik na tao, nagkakaroon ng pakiramdam ng pagka-diskonekta. Nagsisimulang magtanong ang nagkasala sa mga dahilan sa likod ng pagka-diskonekta na ito at nag-iisip tungkol sa epekto ng kanilang pag-uugali. Ang katahimikan ay maaari ding maging tagapagpahiwatig ng matinding pagkabigo o pananakit. Ang pagpili ng tahimik na tao na magpigil ng mga salita ang nagbibigay diin sa bigat ng sitwasyon. Ang malaking kaibahan na ito kaysa sa mga inaasahang tugon tulad ng galit o komprontasyon ang nagpapasimula ng mas malalim na pagsusuri sa mga aksyon ng nagkasala. Pinipilit nito ang pagsisiyasat sa sarili. Hinihimok ang mga nagkasala na isaalang-alang ang emosyonal na epekto ng kanilang mga pagkakamali at nabubuo ang isang tunay na pakiramdam ng pagsisisi habang nakikipagbuno sila sa kahalagahan ng kanilang mga aksyon sa gitna ng katahimikan. Number 2, mga non-confrontational body language. Ang body language na ito, tulad ng bukas na postura, malumanay na kilos at gentle na ekspresyon ng mukha, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kahinaan sa halip na pagsalakay. Ang banayad na estilo ng komunikasyon na ito ang nagtatakda ng tono para sa isang mahabagin na pakikipag-ugnayan na naguudyok sa nagkasala na kilalanin ang mga emosyonal na epekto ng kanilang mga aksyon. Ang empatiya ay isang pangunahing aspeto sa kalikasan ng mga tao. Kapag nahaharap sa mga non-confrontational na mga pahiwatig, ang nagkasala ay mas malamang na mag-resonate sa damdamin ng isang tahimik na tao. Ang resonance na ito ang nag-uudyok ng pagkakasala o panghihinayang habang inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa posisyon ng tahimik na tao at mapapagtanto ang sakit na maaaring na idulot ng kanilang mga aksyon. Binabawasan din ng body language na ito ang pagiging defensive. Lumilikha ito ng ligtas na lugar para sa magkabilang panig upang makabuo ng bukas na pag-uusap na nagpapatibay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pagkakamali. Ang kawalan ng konfrontasyon ang nagbibigay daan sa nagkasala na lapitan ang sitwasyon ng may mas bukas na puso at isipan. Hinihimok nila ang nagkasala na makiramay, pag-isipan ang kanilang mga aksyon at linangin ang isang tunay na pakiramdam ng pagsisisi habang kinikilala nila ang emosyonal na bigat ng kanilang mga pagkakamali. Bilang isang tahimik na tao, ginagamit mo rin ba ang pamamaraang ito upang maipadama sa nagkasala ang bigat ng kanilang mga nagawa? Number 3, pagpapakita ng panloob na inis. Ang mga tao ay natural na nakaayon sa mga emosyonal na pahiwatig. Kapag ang isang tahimik ay nagpakita ng mga palatandaan ng panloob na inis, tulad ng pagkunot ng noo o nag-aalangan na pananalita, ito ang naguudyok ng empatiya sa iba. Ang nakabahaging karanasang ito ng emosyonal na pakikibaka ang naghihikayat sa mga nagkasala na pag-isipan ng kanilang mga aksyon at kilalanin ang sakit na maaaring naidulot nila. Ang panloob na inis ang nagmumungkahi na ang tahimik na tao ay nakikipagbuno sa mga komplikadong emosyon. Ang complexity na ito ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na maunawaan ang iba't ibang mga damdamin. Habang nakikita ito ng nagkasala sa kanila, ang pakikibaka na ito ang magiging dahilan para mas makilala nila ang lalim ng kanilang pagkakamali at ang potensyal na epekto nito. Gayun din ang kahinaan na dala ng pagpapakita ng kaguluhan sa sarili ay lumilikha ng isang emosyonal na koneksyon. Kapag ang isang tao ay naglantad ng kanilang emosyonal na kalagayan, ito ang nag-aanyaya sa isa na gawin ang pareho. Ang kahinaan sa isa't isa na ito ang nagpapalaki ng mas malalim na antas ng pag-unawa at hinihikayat ang nagkasala na tanggapin ang responsibilidad sa kanilang mga aksyon.
Number 4, pagpapanatili ng distansya. Ang pagpili na mapanatili ang distansya pagkatapos ng pagkakamali ay maaaring makapukaw ng pagsisiyasat sa sarili ng taong nagkasala. Ang pagkilos ng tahimik na tao ay nagbumungkahi ng isang pagnanais na magkaroon ng espasyo upang mag-heal at mag-reflect, na naguudyok sa nagkasala na isaalang-alang ang kanilang mga aksyon at ang mga posibleng landas sa pagkakasundo. Ang mga tahimik na tao ang nagpapahintulot sa magkabilang partido na iproseso ang mga sitwasyon sa pamamagitan ng paglikha ng pisikal at emosyonal na distansya. Ang paghihiwalay na to ay binibigyan din ang kabigatan ng pagkakamali at nag-uudyok sa mga nagkasala na harapin ang kanilang mga aksyon ng walang agarang komprontasyon. Natural na naghahanap ang mga tao ng koneksyon at pag-aproba kapag ang isang tahimik na tao ay lumayo. Ito ay nakakagambala sa emosyonal na koneksyon na nag-uudyok sa pagsisiyasat sa sarili sa mga nagkasala. Nagsisimula silang tanungin ang sanhi ng distansya at kinikilala ang emosyonal na epekto ng kanilang mga aksyon. Ang magalang nakatangian ng distansyang ito ang naglalarawan ng emotional maturity ng isang tahimik na tao. Ito ang nagpapakita ng isang commitment sa paghawak ng sitwasyon na may pag-iisip at isinasaalang-alang ang mga damdamin ng lahat ng mga partido na kasangkot. Ang pagpapakita ng emosyonal na katalinuhan na ito ang maaaring mag-udyok sa nagkasala na pag-isipang mabuti ang kanilang pag-uugali. Kaya ang desisyon ng isang tahimik na tao na itaguyod ang isang magalang na distansya pagkatapos ng isang pagkakamali ang naghihikayat na intindihin ang salimuot ng kanilang relasyon. Itinatampok ang mga emosyonal na epekto ng mga pagkakamali at nagbibigay ng isang tunay na pakiramdam ng panghihinayang sa taong nagkasala sa kanila. Shoutout nga pala kay Chilet Ishikawa. Sabi niya, "Hi sir, Chi from Japan. Totoo po yun nung pagkasabi nyo na kahit sila ay binubuli ay baliwala. Pero alam nila kung paano at walang pakialam. Alam nila kung paano mag-react. Same here." Sabi naman ni Kira, "Interesado pa rin mga content mo, Quiz AP. Nakukuha lahat yung mga ugali ng introverts na tao. Proud sa pagiging introvert." Ayon naman kay Joel Estrada Manaog, "Gandang gabi Sir AP. Proud introvert here in Las Piñas. Shoutout po Sir AP." At ayon naman kay Noli Bangkailan, "I'm introvert. Ganun din ako. Ayaw kong mga ganyang bagay kasi nanghihina ako. Watching from Baguio City." Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 5, tunay na pagpapahayag ng sakit. Kapag ang isang tahimik na tao ay nagsasalita, ang kanilang mga salita ay pinipili ng may pag-iingat. Ang mga tunay na emosyon ay nauunawaan sa pangkalahatan, lumalampas sa mga hadlang ng komunikasyon. Mapipilitan ng mga nagkasala sa kanila na harapin ang epekto ng kanilang mga aksyon habang nasasaksihan nila ang tunay na sakit na idinulot nila. Kapag ang isang tahimik na tao ay nagbabahagi ng kanilang nararamdaman, ito ay naguudyok ng isang nakikiramay na tugon sa iba. Ang nagkasala ay mas malamang na ilagay ang kanilang sarili sa posisyon ng tahimik na tao na nakaranas ng emotional anxiety. Ito ang nagpapalaki ng isang pakiramdam ng responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Ang tunay na pagpapahayag ng sakit na nadarama ay isang patunay ng kanilang kahinaan. Ang kahinaang ito ang nagdi-disarm, sinisira ang mga defensive barrier at nagbubukas ng pinto sa tunay na pagsisiyasat sa sarili. Lumilikha ito ng isang kapaligiran kung saan ang nagkasala ay maaaring magmuni-muni sa kanilang mga aksyon nang hindi nakakaramdam ng pag-atake. Itong tunay na pagpapahayag ng nararamdaman ng isang tahimik na tao ay umaabot sa kaibuturan ng koneksyon ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng kanilang pagiging tunay. Hinihikayat ang pagsisiyasat sa sarili at hinihikayat ang nagkasala na tunay na isipin ang kanilang mga pagkakamali habang hinaharap ang emosyonal na mga kahinatnan ng kanilang mga aksyon. Number 6, ang epekto ng reflective na pakikinig. Ang reflective na pakikinig ay nagsasangkot ng aktibong pakikipag-ugnayan sa pananaw at damdamin ng ibang tao at pagkatapos ay ibalik sa kanila ang mga emosyon na yon. Kapag ang isang tahimik na tao ay nakikibahagi dito, ito ay nagpapahiwatig ng kanilang tunay na interes sa pag-unawa sa pananaw ng ibang tao. Ang pakikiramay na ito ay nagpapadama sa nagkasala, naririnig sila at kinikilala. Ang mga tao ay naghahanap ng pagpapatunay at connection. Kapag ang isang tahimik ay gumagamit ng reflective na pakikinig, binibigyan nila ang nagkasala ng isang pakiramdam ng pagpapatunay para sa kanilang mga damdamin at mga karanasan.
Ang pagpapatunay na ito ang nagpapaunlad ng pagkakaunawaan sa isa't isa na naguudyok sa nagkasala na isaalang-alang ang epekto ng kanilang mga aksyon. Hinihikayat nito ang bukas na dialogo kaysa sa mga defensive na reaksyon. Ang kahandaan ng tahimik na tao na makinig at makisali sa paraang hindi mapanghusga ay lumilika ng isang ligtas na lugar para sa nagkasala upang ibahagi ang kanilang pananaw at pagnilayan ang kanilang mga aksyon. Kaya ang pagsasanay ng isang tahimik na tao ng reflective na pakikinig ang nagtatap sa pangunahing pangangailangan para sa empatiya at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpapatunay sa mga damdamin ng nagkasala at pagtataguyod ng bukas na pag-uusap, hinihikayat nila ang tunay na pakiramdam ng pagsisisi para sa kanilang mga pagkakamali habang kinikilala nila ang kahandaan ng tahimik na tao na makiramay at kumonekta. At number 7, pag-iwas sa pagsisi. Karamihan sa mga tao ay madalas na tumutugon ng defensively sa pamamagitan ng paninisi. Ngunit ang mga tahimik na tao ay hindi naninisi. Ito ang nagdi-disarm sa likas na pagtatanggol na ito. Lumilika ito ng isang ligtas na lugar para sa nagkasala upang kilalanin ang kanilang mga pagkakamali nang hindi nangangailangan na bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon. Ang kakayahan ng tahimik na tao na ipahayag ang kanilang mga damdamin nang hindi sinisisi ang iba ang nagpapakita ng kanilang pagnanais para sa mutual understanding. Ang pagpili ng isang tahimik na tao na iwasan ang paninisi ang nagdudulot ng epektibong komunikasyon at empatiya. Hinihikayat nila ang nagkasala na tunay na pag-isipan ang kanilang mga nagawa na humahantong sa isang taus-pusong pakiramdam ng pagsisisi habang kinikilala nila ang emosyonal na epekto ng kanilang mga pagkakamali. Ang kakaibang diskarte ng mga taong tahimik at ang tunay na pagpapahayag ay maaaring makapagparamdam sa sinuman sa kanilang mga maling gawain sa pamamagitan ng mga subtleties ng kanilang pag-uugali. Ang mga tahimik na tao ay naghihikayat ng empatiya at paglago sa mga nagdulot ng pinsala sa kanila, pagbibigay ng daan para sa pagkakasundo. Bilang isang tahimik na tao, paano mo pinapadama sa iyong mga kaaway ang kanilang mga pagkakamali? Gumagana ba ang lahat ng pamamaraang ito sa mga nanakit sa iyo? Alam mo ba kung ano ang kaibahan ng mga introvert kaysa sa karamihan ng mga tao? Panoorin mo dito.